so excited. Okay, full disclosure before we start this review. Gustong-gusto ko tong auto na to. Wait. Mahal ko tong auto na to. Meaning, bahala ko siyang bilhin anytime soon. And because of that, expect some bias. Pero expect nyo rin yung honesty. Because kahit naman bibiling ko siya anytime soon, alam ko yung mga imperfections niya na dapat nyong malaman if balak nyo rin siyang bilhin. My name is Jacob Oliva, your content manager of philcoche.com. And this is the Suzuki Jimny. Okay, sa harap, alam naman natin na iconic ang Jimny. Sa malayo pa lang, alam mo ng Jimny eh, kahit anong kulay pa. But with the specifics, the Jimny actually calls back the previous generations. Maraming design elements dito na galing sa mga previous generations niya. Like the vertical slats are from the third generation. Yung sa gilid, may dalawang character line sa gilid na galing naman sa second generation. Now, itong round headlamps na to is galing sa first generation. So kung isipin nyo, it's a culmination of all three models na pinag-isa into a one really cute vehicle. But of course, na-retain yung boxy shape ng Jimny from front to back. Now, syempre, may mga kulang pa rin ng Jimny. You don't have DRLs, but you have LEDs. And then, ito yung turn signals mo. And then, syempre, may bumper ka for off-road use. And number one na gustong-gusto ko dito is meron siyang headlamp washer na if nag-offroad ka, nadumihan na yung headlamps mo, kailangan ng ilaw sa gabi, syempre, may panglinis ka. Okay, under the hood, sa 1.5-liter gasoline engine, coated K15B, na makikita nyo na sa Ertiga. It makes 100 horsepower and 130 Nm of torque. Now, mukha siyang mahina, but considering this car's size and weight, that's more than enough. And makita yan mamaya sa driving portion namin. Sa transmission, you have 5-speed manual na available for the Jimny, but this tester comes with a 4-speed automatic. Yes, yes, I hear you. It's an old type of automatic transmission, yung may OD pa. Pero kahit medyo kulang siya at high speeds like 80 kilometers per hour or 100, kaya naman niya, but in a slow manner. The good thing about it is, pag off-road, hindi ka kukulangin. And built naman talaga ang Jimny to do off-roading. In terms of fuel economy, in the city, the best that we got is around 8.6 kilometers per liter, and that's during traffic. Now, sa highway, at around 80 to 90 kilometers per hour, the best that we got is around 16 kilometers per liter. Not bad considering that this SUV runs on all fours. Okay, sa gulong, you have 15 inches. I know, hindi siya ganun kalaki. Well, Asian naman tayo. Kung 16s, mas maganda siya or even a wider set of tires kasi medyo manipis siya tignan. But then again, the good thing about it is that right off the showroom, you got a gunmetal finish na gulong na may Y-spoke rims. And of course, yung tires mo is a Dunlop Grand Tech 8020, which is an all-terrain tire. So, paglabas ng showroom, pwede ka na mag-offroad and that's possible for the Jimny. And nga pala, one interesting bit na nakita ko dito is meron siyang takip na dahil mahilig ako maglinis ng electric fan, medyo kamukha niya. Small thing lang naman. Down the sides, well, what can I say? It's a lunchbox. Lalo sa kulay niya, kulang na lang handle dito, di ba? Pero sa specifics, you have your turn signals here. Wala siya sa side mirror. And this, by the way, is manual. You have large windows na hindi niya tatakpan yung driving visibility niyo. So, that's something na i-appreciate mo with the Jimny. Now, this variant is the top of the line. So, you have the two-tone color, blacking roof, if nakita niyo naman. If mapapansin niyo, wala siyang roof rail na nandito. Now, if you see this, ito, hindi ito alulod ah. This is actually kabitan ng roof rack na goes all the way over the top of the Jimny. Overall, I'm not a huge fan of this color. Actually, bibili ko is gray or black kasi mukha siyang pang mafia or pang gangster sa Colombia. Okay, sa likod, nothing really special. You have, you have a wiper here. And your third brake light na may
washer din. Now, of course, so Jimmy, as always, nandito yung spare tire mo. Well, that adds an iconic look to the car. Medyo problem siya kasi when you open the trunk, and wide naman siya, hindi ka pwede mag-park ng sagad sa wall because hindi mo siya ma-access. Although, when it comes to the trunk, this is probably the most impractical car na na-view namin. Kahit Wigo, mas malaki pa yung trunk sa kanya, or even the Picanto, because this is just a little space for your luggage. I think di nga dito kasi yung gitara ko eh, or a small-sized maleta. Okay, now since the Jimny is a two-door car, mas okay siya for two people. So, pag ganun, pwede mo na itupito to maximize luggage. And actually, I don't have the exact volume for this, but this is bigger than most crossovers na mabibili mo sa market ngayon. One more thing, kahit naman ganyan siya, meron kang malalagyan ng tools mo dito. Although yung kasamang emergency tools from the showroom is hindi siya kasha. So, yeah, kind of weird. Okay, inside the Jimny, the first thing you'll notice is of course the space. Now, given na naman yun, this is not a huge car. Pero comparing it with the previous generation Jimny, yung medyo makitid, this is a huge improvement. Kasi I remember back then, nung diadrive ko yung third generation, is tumatama pa yung siko ko sa mirrors or sa door panels when turning. This time around, wala nang ganun. Medyo mas maluwang na siya. But then again, of course, two not so huge people, sakto lang siya. Hindi siya ganun kasikip. Now, imagine this with a 5'10 or 6 footer. Of course, medyo sikipan na yun. When it comes to materials, hindi na ganun ka-Spartan ang Jimny when it comes to the previous one. Pero, it still has these hard plastics, durable ones, na pang baragan, sabi nga ni Martin. And then, you still have the oh shit handle here. Meron ka rin lagayan dito ng kono ano, and then you have your glove box. Now, yung pockets mo sa doors aren't huge. Actually, wala kang lagayan ng bote dun. Actually, kasha lang sa kanya is birth certificate, pero ang sense nun, di ba? Sa steering wheel mo, merong leather wrap na steering wheel na merong tilt adjustment lang. Wala siyang telescopic adjustment. Now, sa gauge clusters, you have analogs na may orange na backlight. And you have a digital display here, pero monochrome lang siya. Actually, it's just orange and black. Now, ang pinaka-high-tech na siguro dito sa Jimny is yung infotainment mo. It's a 9-inch monitor na touchscreen and colored. Although wala kang Apple CarPlay or Android Auto, meron pa rin siyang USB and Bluetooth functionality. Pag naka-iPhone ka, saksak mo lang sa USB and then you can already play your music. Now, speaking of smartphones, dito tayo sa new segment, sa anong phone mo? For the Jimny, you actually have a space here na sakto siya sa phone ko na medyo malaki. And ang maganda dun is, nandito lang din yung USB port mo. So, hindi siya nakakalat sa cabin. Which is good, di ba? Now, one of the few weird things na makita mo sa Jimny is, to save space sa gilid, nilagay ng Suzuki yung window controls mo dito sa gitna. Na actually yung mga kotse like the Saluto or the Reyna nandito na rin to save space. Weirdly enough, katabi niya yung traction control button mo pati yung pang hill descent control mo. So huwag ka lang siguro malito, madali naman siyang makasanayan over time. For air conditioning, you have automatic controls. Malakas siya kasi hindi naman ganun kalaki yung sakyan. Kaya naman niya i-overcome yung laki ng windows mo. Lalo na kung wala kang tint. Hindi naman siya ganun kainit kapag sa arawan. For this generation, the Jimny has cruise control, which is something new for this car. Sa highway, masarap siyang gamitin. But then again, one thing na mapapansin mo sa Jimny is medyo malikot siya sa highway. So, kailangan mo siya tagahawakan just to keep it stable in a straight line. Now, down here, you have your transfer case controls and then your handbrake. And dito sa gitna, meron ka lagay ng cards or anything, maybe your phone or yung phone ng kasama mo. And your bottle holders. Now, kasya naman itong malaking bote sa bottle holders, pero dalawa lang siya. So kung apat kayo, mag-aagawan na kayo sa space na to. Dalawa lang ang bottle holders sa pinto, ito lang talaga yung option niya. Overall, the Jimny, it's a mix of things that don't make sense and things that makes a lot of sense. Pero after all that, well, cute pa rin siya eh. So, okay, sa likod, this is
not the best place to be in. Pag sa jimny, kung may kaaway ka sa road trip, pasakay mo sa likod and then yeah, parusa na yun. But that's because yung space mo dito isn't much. Like I'm 5'6", this is my driving position. Yung knee room ko is just enough para hindi siya sumayad. But I can imagine long drives na gusto mo mag-stretch ng ganyan. Sagad ka na, di ba? But headroom of course, malaki. May patungan ka ng kamay dito, but sa kabila, wala. And unfortunately, the jimny is just a 4-seater. Dalawa lang yung seatbelts mo. And for 2 people, well, hindi ganun kalaki yung space. Let me show you. O, di ba? Kung mag-jowa kayo, okay lang. Pero kung magkaaway kayo, alright, so we're now driving the jimny. Now, sobrang overrated na if mag-review pa kami ng jimny sa the highway or sa city. So, syempre, tinext ko yung tita ko para pairam na ng lupa niya, ganyan. Pero, kidding aside, we're driving the jimny now off-road, which is basically its habitat or its natural habitat. So, as you can see, kayang-kaya niya. And parang maning-mani sa jimny yung mga ganitong sitwasyon. And yun naman talaga yung bibilin mo sa jimny eh. Aside from its cuteness, the jimny actually can go beyond sa mga semento or sa mga usual lang dinadaanan ng mga sasakyan. And tulad nga ng ginagawa namin ngayon, we're off-roading and maraming mga spots dito na malupak or whatnots tulad ito. And like this one, may stream na parang wala lang. Parang dinaanan lang. Now, ang masasabi ko sa jimny is it's not the perfect car for your daily use because mabigat yung manibela, hindi practical yung spaces, sabi ko nga kanina. And sa totoo lang, on a flat surface, maalog talaga ang jimny. But in comparison to the previous generation, it's a huge improvement. And kahit naman maalog siya, hindi na siya ganun ka sama or hindi na siya masama kumukha dati. On loose surfaces, since the jimny already comes with all-terrain tires right off the showroom, ang dali lang ng mga ganitong sitwasyon. Like, puro buhangin ngayon. And never kong na-feel na mahihirapan yung sasakyan. Of course, with 4x4 on, even without the rear differential lock na nasa ibang off-roaders. Actually, the jimny comes with brake differential lock na makikita mo sa mas mahal na mga off-roaders like the Jeep Wrangler. Actually, isa sa mga main advantages ng jimny with its short wheelbase and very nimble configuration is sobrang dali niyang i-maneuver sa mga off-road situations. Let's say hindi buhangin, let's say nasa dirt ka or sa mud ka. Dahil maliit nga siya and madali siyang i-control, kahit stiff yung, kahit matigas yung manibela mo, is madali siyang iliko or ipasok sa kung saan saan. And nandun yung fun actually when it comes to off-roading. Wala naman yan sa bilis eh. Nasa how you attack yung mga rough situations na may encounter mo nga when you're off-roading. Now, loose surfaces again. Try natin mabilis na mala Ranger Raptor ang takbuhan. Tingnan natin kung kayang-kaya. Okay, we're running 50. Running 60. Ang sarap talaga. Ang saya. Of course, the jimny isn't a Ranger Raptor. Meron pa rin siyang limitations. Like, malalim na surfaces, mag-iingat-ingat ka pa rin. Kasi, kahit anong sabihin mo, hindi pa rin siya made para tumalon or mag-overcome ng mga ganong obstacles. Pero when it comes to intermediate or newbie or beginners off-roading, sobrang kayang-kaya ng jimny na maging fun as it is. Alright, so for field culture grade, unahin natin aesthetics,
adorable, cute, boxy, iconic. Marami kang pwedeng sabihin to describe the Jimny. But katulad nga sinabi ko kanina, marami din siyang kulang in terms of maybe wheel size or some LED sa likod. But then again, that's something that you can live with. So for aesthetics, I'm giving the Jimny a 4.5 out of 5. For performance naman, of course, at 1.5 liter engine na gasoline, hindi ka mag-expect ng sobrang power from the Jimny. It can reach 100 kilometers per hour or go beyond it, pero it can go there rather smoothly or medyo mabagal ng konti compared to other cars. But considering na kaya niya makipaghabulan sa Ranger Raptor na nakita niya naman kanina, I think the Jimny deserves a 4 out of 5. For practicality, hindi ako magsisinungaling. Ang daming kulang sa Jimny. It's a small car. You have small cup holders, small door pockets, maliit na space na pang dalawa sa likod, dalawang bata. And sa totoo lang, this is not a car na bibilin mo kung gusto mo ng pampamilya. But, sobrang cute niya. Pero dahil objective tayo dito, for practicality, I'm giving the Jimny a 3 out of 5. For value for money, it's a choice of a vehicle that lacks practicality, but also has off-road performance right off the showroom and sobrang cute. And para sa akin, yung price tag niya is just enough to justify yung kaya niyang gawin pagkalabas mo pala ng showroom. So, for that, I'm giving the Jimny for value for money a 4 out of 5. For overall Phil Coche score, alam nyo naman na gustong-gusto ang Jimny. But in the light of being objective, I'm giving the Jimny, with all its imperfections and all its capabilities, I'm giving it a 3.5 out of 5. So, at 1,215,000 pesos, some might say that the Jimny is a bit pricey. And marami pang options dyan na mas maganda, mas malaki, mas practical. But those options, hindi nila kaya mag-off-road, hindi nila kaya maging ganito ka-head-turner na hindi naman sports car, pero talaga namang nihilingon, kahit sa Burgos pa. At this price, the Jimny is not just a fashion statement. It's my next car. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to Phil Coche, the country's number one online car portal.